became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Okay, basahin ko lang yung 9 ulit ha. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned from to God from idols to serve the living and the true God. Let's pray, Lord Mars Lampolos, yung mga salita again na bagong series kayo, Panginoon, I pray na blessing to sa bawat isa. Matutunan namin ang buong kabuuan, Panginoon, ng 1 Thessalonians at later 2 Thessalonians. Anong klaseng church ito, Lord, at yung mga sinabi sa kanila, nagkatiwala sa kanila, na mga aral, Panginoon, at doon po kami, Panginoon, makita namin aming sarili sa church na ito, Lord, paano sila dinil, ang lingkod, Panginoon, at kayo mismo. So, ilang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, pakiano siya, nanay. Saka kape din. Kakape ako. Title po nito is The Living and True God. The Living and True God. At gusto ko lang as an introduction, no? Sana lagi natin kasama kayo lahat. Kasi Thursday natin, consistent po yan na iniisa-isa natin yung Bible, chapter by chapter, verse by verse. So, walang makakawala, supposedly. Kung naka-attentive kayo. Okay? Kasi, napaka-importante nito. Yung iba po, ang style ng mga ibang churches na hindi maganda, ay napansin ko, ay lang may kausap pa kasi nga pinag-usapan namin yung mga bagay na ganyan about the churches. Bakit yung ibang churches nagbabago, umihina? Kasi what they do, pinipili lang nila yung mensahe. Ganun ang ginagawa nila. And then, siyempre, pagpili mo yung mensahe, sino na nausunod doon? Diba? Kahit masabihin mong Bible topic yan, pag ikaw na yung namimili, ngayon, okay naman yun. May time doon. May ganong pagkakataon. Actually, marami. Pero what we do is, yun nga, as in verse by verse, chapter by chapter, at bukod sa convenient din actually sa akin yun, pero sa inyo din, yun, convenient din, alam nyo na expect nyo sa next Thursday. Okay? Ngayon dalawa, dito na kayo sa ano. Ayun, so, First Thessalonians na tayo, naalala nyo pa sa tayo nagsimula. So, nung mga panahon pa namin, wala pa kayo, nag-umpisa po namin yung Thursday. Nung una, ganun din, parang by topic. Pero, nag-umpisa kami sa Matthew, and then Acts. Ganun ginawa namin eh. And then, yung Romans kasi sa Friday, online nga rin, you know, pero babalikan po natin yung Romans. And then, di ko maalala kung anong inuna natin. Last, next. Katapos ng Acts, saan tayo na? Hebrews, yung mga inatake natin yung mga ano eh, mga ano agad, mga important books. So, importante naman lahat yan. Next, ano? 1 Corinthians na. Okay, nabuta ko ba yung Hebrews? Okay, so ganun ginagawa natin. So, para balance, nag 1 Corinthians na tayo, tuloy-tuloy na tayo, no? Pero hindi, nag-ano tayo? Nag-Ephesians. Dahil online study again, Bible study, tinapik natin yung Romans and then Galatians. Okay, so yun po ang ating ano, trajectory. So itong tutuloy po natin to, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy hanggang Philemon. Ang gagawin natin. Okay? So sana ay, yun, huwag kayong magmimintis. Pwede nyo basahin din, basahin nyo basahin. Kasi nung bagong Kristiyano ako, binabasa ko, pero syempre, hindi mo ako agad, kahit naintindihan mo yung mga sinasabi, sa mababaw na sense, yung context siya na hindi mo makukuha eh.
Kasi nga, maganda ipaliwanag sa'yo. Okay, so pero ngayon, dahil nakaano na tayo, tapos na tayo 1 Corinthians, Ephesians, Philippians, Colossians, may mga tema po na mauulit dito. So ulitin lang natin mabilis. Pero mag-focus tayo sa mga, of course, unique dito sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians po, medyo sikat yan. First, medyo sikat yan dun sa end times prophecy. Okay, especially chapter 4 and then chapter 5. Pero hindi lang yun yun. Okay. Huli man daw at magaling. Yan. Salamat po sa akin. Napag-usapan na namin. Hindi na po tuloy bukas. Yan. Tuloy naman, tuloy naman. So walang mali-late para tayo ay mag-enjoy, no? So, asan na ba ako? Yan. Yan, so umpisahan po natin. Sabi dyan, again, title po ito is Serve the True and Living God. So, balik tayo sa ating mapa, diba? Yan ang ano natin eh. Kasi, ano ba yung mapa natin na... Okay? Natapos po tayo ng Colossians. Saan ba yung Colossians? Colossi, sorry. Pakaliit. Nakita niyo ba? Andyan yan, somewhere, sa Asia. Isang picture. Iba na yan eh. Yan. Ayun, nakitang kita, hindi. Taas. Macedonia. Ah, okay. Philippi, and dun yung Thessalonica. Nasaan yung Colossi? Yung Colossi, nasa baba. Nasa baba. Sa may? Crete. Pag nilakihan mo kasi ito, mawawala eh. Ah, sa lang. Colossi. Crete. Crete yan. Cyprus ito. Sila makakuha. May game. Ah, may games. May prize. Colossi. Colossi. Yan, yan. Tayatira yung nasa taas. Kanan. Sa may Galicia po, katabi ng Laodicea. Galicia. Po sa Mene, dito bando. Ispell ko ba, Pastor Rano? C-O-L-O-S-S-A-E. Ah. Yung po sa may baba ng Ephesus, kasi may siya rin. Baba ng Ephesus, Miletus. Opo, ito, dito. Wala siya dito. Wala siya dito. Ah, okay. Pero malapit siya sa Ephesus. Baba po ng Ephesus. Okay, anyway. Thessalonica, dito naman siya sa bandang, sa yan, Macedonia lang ha, no? Kaya nabanggit po, kanina nabasa natin yung Achaia and Macedonia. Siya po ay area, no? So, kung naalala niyo sa Macedonia, sino sikat dyan? Macedonia. Si? Sinong sikat sa Macedonia? Alexander, very good. Alexander the Great, no? King of Macedon. Ay, napa.
So yan po para na i-picture nyo. Mga totoong churches po yan, mga local congregation po yan, churches. Okay? Ano lang alam mga bata. Mga, paan tayo ngayon? San Mateo ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-Church of San Mateo. Hindi pwedeng gano'n kasi madami ng Baptist dito. So, sa panahon nila, isa talang pala namin mga church, mga tunay. Doon pumapasok pa din yung mga hindi tunay. Still. Yan. Ano ba ito? Iyon, sa baba siya ng ano, Laodicea. Biglang nakita ko, no? Benda dito siya sa ano? Benda siya dito. Dito banda. Okay, anyway. So, ngayon dito na tayo sa Thessalonica. Ayan po, no? Thessalonica. Kaya yung Church of the Thessalonians, yan. Buhay pa pala yan eh, Thessalonica. Hanggang ngayon. Hindi yung church ah, may lugar pa. Thessaloniki. Oh, Macedonia. Yung Macedonia ngayon, iba na daw yan eh. Iba na yung mga hatihan kasi niya kasi magulo yan. But anyway, kailangan ko lang na alam kasi nga, gagadala ko ng Greek. Sabi nung nagtuturo, iba daw yung mga ano ng Thessalonica. Mga pagkain nila. Anyway, sige. So again, nag-uumpisa po ang ating address ng ating letter sa address nga nila. No? So Paul Silvanus. Silvanus, yan po si other name yan ni sino yan? Sino yung Silvanus? Sino pa yung mga kasama ni Paul? Silas po yan. Silvanus. And then Timothy, Timotheus, unto the church of the Thessalonians, which is in God, the Father and the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, common salutation ni Paul, kasi nga, ganun dapat din tayo. Pag may nakita tayong kapatid, ganyan yung natin, huwag nating alalahan kung anong masamang ginawa niya. Gusto natin, grace, sabihin, biyaya, okay? Naaalala natin na the fact na sila'y buhay pa or something or nagpapatuloy pa sa Panginoon, masaya dapat tayo. Amen? Kahit pa ba yung makita tayo mga backslider dati, pagpanalangin mo lang yung mga kabuti sa kanila. Kamustahin mo, hindi yung parang pang-asar yung kamusta mo eh. Kamusta? Buhay ka pa? Parang ganun tayo minsan eh. So, pero minsan kasi naiintindihan din natin kasi nga, parang ano nangyari sa'yo, parang ganun. Pero, ang the best niyan, pag-pray natin yung the best sa kanila. Nakakabuti sa kanila, kung wala silang church, eh, invite natin ulit. Ngayon ang gusto natin. At kapayapaan, of course, na nanggagaling sa Panginoon, sa Diyos. So, common yan. Ito yung sinasabi ko, nabanggit ko, naalala nyo sa Thessalonica, sa ibang churches, yung nabanggit ko sa Thessalonica, kasi ito yung mga, ano sa kanila eh, common sa kanila, or yung, sikat na salutation sa kanila kasi mahal na mahal yung Thessalonica. So, iba naman, ganun din naman. Sabi dyan, we give thanks to God always for you, making mention of you in our prayers. So, madalas ko rin pinapadala yan sa mga, hindi naman sa ano, mga backslider. Kahit kinin. Kasi pinapanalangin pa rin natin sila eh. Sana maintindihan nila. Ganun po si Paul sa mga Thessalonica. Pinag-pray sila. Hindi sila nakakalimutan. Amen? Amen. Remembering without ceasing for your, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in the Lord, in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. So ano makikita natin dito? Ito mga Thessalonians, sila po ay masipag. Okay? Alam ni Paul, naaalala niya lagi, ito yung ano, ito yung church na tumulong, ganyan-ganyan ginawa niya. Okay? So, alalahan natin, ganyan po tayo, tulungan tayo. Hindi, pangit naman yung inisip mo lang pag nasa church ka, ano, kung ano yung magagawa ng church para sa'yo. Yung mga ganun po, hindi maaalis, nakakalungkot na ewan. Pero normal na lumalagong church member, ang iniisip mo yung magagawa mo para sa iba.
Amen? Yeah. Ayan, ganyan yan. Hindi lang binanggit ko anong ginawa nila, pero label of love. So, label, may ginawa yan. So, isipin niyo po yung sarili niyo, anong pwede kong gawin? Amen? Ako ba yung magtatayo ng ano man yan? So, ngayon, ginagawa ko, hinahapit ko yung mga ano nga. Yun lang ginawa ko kahapon kasi nahihiya ako sa atin doon sa halahala eh. Eh, wala pa naman tayong TV doon. Pero may internet na tayo. So, next doon, ano na? Yan ang next doon eh. So, ayusin ko lang yung computer. Eh, meron kaming extra monitor. Salamat. Pabaho. So, pwede kong paggamit yung isa. Okay, yung laptop niya, wala pa eh. Kalimutan na ata. Okay, ano pa? So, yan. So, dapat yun ang iniisip natin. Ano yung pwede magawa natin sa church? Okay, maglinis. Ano ba? Ikaw yung mag-soloin, mag-lead. Okay, magturo din sa iba. Nakita nyo naman eh. Kita nyo na yung pattern na ginawa sa inyo. Gagawin nyo lang sa iba. Kung naging patient sa inyo yung pastor nyo, si kapatid, pwede ba ganun din yung gawin mo sa iba? Huwag mong putulin yung cycle ng magandang paglilingkod. Amen? Kasi ganun talaga, paglalago yung church, dadami, hindi naman kaya lahat ng pastor. So, pero ganun, siya yung pinaka-point person. Pero, salamat kung nagamit ka na. Kaya nung sabi, labor of love, siya masipag, work of faith, nananampalataya, kaya nagtrabaho. Hindi yung nagtatrabaho kasi umaasa ako ng meron dyan, mamakukuha ako. Diba? Hindi ganun. So, minsan kung meron, salamat. Pero kung wala. Ganun po yan. Patience of hope, ibig sabihin na parang ganun din, na nanampalataya ka, umaasa ka. Kaya ikaw ay, wala lang, yung inisip ko, laging kayo nasa isip ko eh. Kaya minsan, dinisip ko, baka na-boring na itong mga to. Kasi nga, si Chelsea, hindi ko alam kung nangyari. So, malamang naman pag ganun, na iba yung focus, nadala, di ba? Yan, alam ni Banang yan, di ba? Pinagdaanan na rin yan sa amin. So, pero salamat, dito siya ngayon, sana hindi na madlangan. Ganun yan eh. At tiyagain mo yan, and then, ang inaasahan mo lang talaga, hope in the Lord Jesus Christ, syempre, magtino sila, magayos, maglingkod sa Diyos, nang maayos. Lahat kayo, ganun. Ganun ba nakikita niya sarili niyo? Sana ganun. Hindi yung lagi kayong sinasabihan. Ganun talaga, pero after how many years, sana, di ba? Halos hindi ka na sinasabihan, alam mo na yung gagawin, isang tingin lang sa'yo. Ba, ganito? Okay, sige. Tapos. Parang ganito yun. Si Paul, kaya tuwan-tuwa sa kanila. Pag naalala niya, sipag nitong mga to. Natsaga itong mga to. Nagtatrabaho to kasi dahil sa pag-ibig, hindi niya, yun nga, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kung anong bagay, hindi dahil sa inggitan, kung ano man yan. Itatabaw ito dahil nagmamahalan sila, mahal nila yung mga tao. Okay? In the sight of God. So, naalala nyo ating memory verse dyan. Nadala sabihin sa Bible yan kasi nga, ibang bagay nakikita lang ng tao. Ibang bagay, ang Diyos lang nakakita. So, lalo pag ikay naglilingkod, kanino ka naglilingkod? Sa Diyos. Eh, hindi naman nakikita ng tao yun eh. Nakikita pa rin ng Diyos. So, obviously, sinasabi dito, maglingkod ka lang kahit wala nakakita. Amen? Tuloy natin. Knowing, brethren, beloved, your election of God. So, ito yung, again, medyo, ano tayo dito, ha? Maaga pa naman, di tayo gagabihin. Like usual, Thursday. Asan na yung kape ko na, eh? Knowing, brethren, beloved, your election of God. So, gagawin ng mga Calvinist, isang verse lang. Oh, kita mo, pinili sila eh. Again, pinili naman talaga. Nakalagay nga dyan eh. Pag select, elect, in-elect tayo. Pero, pag tinignan mo yung buong context nito, ano na? Nung kayo, alam nyo naman na kayo pinili ng Diyos, anong gagawin nyo? Yan. Pero dito, magbabalik tanaw siya ng konti. Again, parang sa mga nakaraang ibang churches, para ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ganyan po yung style eh. Kahit tayo ngayon, pag nagkukwentuhan tayo dito, di ba, dati, sino ba dito? Nagtagal tayo na. Yung mga kwento ko, di ba, yung mga tagal dito, sina Jamie, sina Brad. So, lagi natin nakikwento yun. Dati, ganyan nga. Ngayon, di na. Di blessing. Amen? Nagmamature, naglilingkod, nagde-develop, nag-progress.
Ganyan yan eh. Yeah, ito dito na sa especially sa gospel, ganito daw. For our gospel came not unto you in word only. Sa Tagalog, alam niyo na yung gospel, of course, yung buhay ng Panginoon, nakasent ko yan sa death, burial, and resurrection, yan po ay good news, yan po yung kaligtasan. Yan ang nagliligtas, I mean, yung gospel. Sabi dyan, dumating sa inyo yun, hindi lang salita yun. So, salita rin yun, di ba? Parang kanina, nag-soul winning tayo, salita, pero hindi lang basta salita. At matandaan nyo, lalo magligtas kayo, lalo pag nagpatuloy pa kayo, di ba? Pag nagtetestimony kayo, salamat, ganun talaga yun eh. Nasabihin sa inyo, pinag-preach sa akin eh, kung sino nag-preach sa'yo, nag-soul win sa'yo. Hindi mo makakalimutan yun. Sino dumating sa'yo yun, hindi yung basta kwento lang ng kung saan. At lalong yung mga peking churches ngayon, walang power eh. Parang nagkukwento lang, ginagamit lang yung salita ng Diyos, pero walang dating. Especially, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, wala lang yun. Parang paano lang, parang mga CCF, ganyan, datingin yun eh. Nagamit lang nila, alam naman kasi nila natanggap Christianity sa Pilipinas, syempre parang out of place ka naman, ang gangster ka, di ba? So, maging Kristiyano na lang ako. Ganun lang yan mga yan eh. Kasi sa atin hindi ganun. Madalas talaga andyan yung risk. I-risk mo yan na kagalitan ka. Kasi alam mo, salita ng Diyos, may power yan. Power, kung may power yan, minsan nakaka-offend din talaga yan. Okay? So, alam nyo yun. Yung testimony ba sa inyo? Alam niyo yan. So, ulitin ko lang ha. Ganun din, relate ni, binabalik tanaw ba ni Paul? Alam niya rin eh. Na nung nag-preach sa kanila, gospel yon, salamat, pero ito ay hindi lang basta-basta salita lang, but also in power. At in, and in the Holy Ghost. So, binanggit niya Holy Ghost, ibig sabihin, pag nagsasalita ka, pag nag-preach ka kasi, katalo dati, pag na, ewan ko sa inyo, kung sumasama kayo sa soul winning, ano ba sa palagay niyo pag narinig niyo yun na naman yun? Yun na naman sasabihin ni Pastor. Uulitin lang naman niya. Pero hindi lang basta ulit yun, hindi lang salita yun. Bukod sa pinapanalangin natin, maligtas yung taong yun, may power yun again. Dahil katotohanan yun eh. Libong taon ng katotohanan yan, hindi lang basta matagal ng katotohanan yan. Kaya nga interesting yan hanggang ngayon, kahit pag-aralan yan, hindi yung boring eh. So, totoo lang. Yan yung talagang importanteng mensahe na makuha ng generation to generation to generation. Amen? Hindi yung boring kasi later papasa natin yung mga hindi natin mawiwi na tao kasi ang mamimit niya, kayo-kayo na, mga anak niyo na, yun pa rin yun. Yun pa rin ang gospel. Okay, so yan, may kapangyarihan yan. Kasama mo ang Panginoon at sabi dyan, with much assurance, sigurado yun. Kaya matapang po tayo kahit ako kasi nung nga, nung panahon namin noon, hindi masyadong emphasize yan. Medyo lang, medyo meron. Pero hindi katulad ng ginagawa po natin ngayon. Kaya yung kasama natin kanina, salamat, may nakasama tayo, nagbabanggitin. Natuwa siya eh, di ba? Nakausap ako ba doon? Kasi nag-aano ako. Natuwa siya, talagang ano, parang totoo yung ginagawa niya. Talagang totoo. Alam namin eh. Hindi kami yung, papatanggapin ko ba ito? Hindi na. Ay, narinig ko dyan, nakahuli. Ligtas naman yung mga yan, kahit hindi ko... Maling-mali. So tayo, alam natin salita ng Diyos, kasama natin ang Panginoon, sigurado tayo. Hindi lang sigurado, sigurado. Much assurance eh. Kaya pag, di ba, pagkatapos noon, tinanggap ang Panginoon, parang hindi pa, hindi nagda-doubt siya. Eh, ikaw, doubt ka rin. Ay, baka hindi niya intindihan. Di paliwanag mo, ikaw ba, naintindihan mo. Di ba? Ganun tayo eh. Hindi siya sigurado ngayon, pabalikin mo sa kanya. Paano ka naligtas? Ano bang kailangan gawin? Ayun na pala yun. Kung ikaw mismo, ikaw yung nag-win, tapos hindi ka sigurado, tapos na. So, hindi ka, ano dito? Eksakto dito. Saan na yung copy ko na yun? So, yun, yung Bible, nakikita natin kung paano sila, sigurado sila, dapat ganun. Kung meron kayong medyo doubt kayo ngayon, aralin nyo. Obviously, ang dapat, pag nag-preach ka, sigurado. And then, hindi po natapos ito, no? Hindi lang sa salita. Sabi dyan, as you know what manner of men we were among you for your sake. Ganda rito, kinukompleto niya eh. Okay, narinig niyo yung sinasalita namin. Pero na-absorb niyo rin kami. Puntahan dito, alam niyo yung iba kaya nagpinangihinaan. Kasi, itong taong to, may ginawa siyang tama, may tinuro siyang tama, pero may duda ako sa karakter nito. Gusto niyo ba ganun yung tao sa inyo? Kasi ginaya mo lang yung tunay. Ginaya mo yung ibang tunay na ginagawa niya, magandang ginagawa niya. Tapos, pero bakit ganito yung style niya? Kunwari, di ba?
Ano ba yung mga madalas pagdudaan sa mga, alam mo na, church leader? Ano? Alam nyo yan. Ano yung madalas na pupula sa mga leader? Totoo o hindi? Ano? Yung may duda ka, ba't kaya niya ginawa yung kala ko ba? Ganyan, ganyan, ganyan. Ano? Come on. Nagbabago ng todo, okay. Ganun, diba? Sabi mo dati, ganyan. Ngayon, kung mali talaga, walang problema baguhin. Amen? Ano pa po? Yung madalas, oh, pwede rin yun. Pero yung madalas, character, ano, flow. Ano yan? Pwede rin yun kasi pag nagbago ka, tapos pinagsasabi, dapat totoo. Tapos ano mo nangyari? Paano, mali ka ba? O, ano mo sinabi ng salita na Diyos talaga? Pwede rin yun. Ano pa? Yung madalas. Isa lang nasa utak ko, ah. Ay, alay tayo. Sa ganyan po yung mga lingkod ng Diyos, pag dumating, binanggit din yan ni Peter eh. Alam mo yan, kasi alam nyo naman ang church, ha? Para alam nyo, talagang dapat nyo alam. Ang church, pag natutuwan na kayo, umuunlad na kayo, magtatides kayo, yung resources mo, iipon yan sa church eh. Ganun po yan. At hindi masama yun, dahil yun din ang ano ng Diyos talaga. Problema, pag naghangad, okay? Nagbago siya. Pag nagbago yung tao, naglilingkod sa niya, may ginagawang tama, kaso parang may duda kasi nga. Kaya sinasabi dito, alam nyo eh, alam nyo kung anong klaseng tao kami. So, ang lakas ng pwersa po nung pag yung lingkod ng Diyos, wala kang masabi sa kanya. Pero pag meron ka nasabi sa kanya, Pastor, kala ko ba, ganyan, eh, ngayon, ganyan. Eh, yung iba dyan kasi mahihiyain pa yun, ayaw masabihin niya, pero nagdududa na. Ang hirap ng ganun. Kaya may mga bagay din ayaw mo nang pag-usapan. Kasi alam mo may duda sila at parang ikaw yung takot na rin. Ganun po yan. Kaya ang ganda ng hamon ni Paul sa kanila. Ngayon actually hindi lang itong basta hamon, parang inaano niya pa, tinuturuan niya pa nga eh. Pero itong bagay na ito, pag kaya mo pang sabihin sa church, okay ka pa. Pag hindi mo na kaya sabihin ito sa church, ewan ko sa'yo. Hindi naman sa'yo yan, okay? So yun lang yung sabihin nun ha. Alam nyo kung anong klaseng tao kami. Kasi wala kang mapupula. Okay? At bakit kami ganun? Bakit kami naglilingkod ng tapat? Para sa inyo yun. Kasi anytime, may time na nagduda ka sa karakter, bakit nga ba ginagawa natin yan? Hindi ata namang ganyan. Hindi naman ata sa Panginoon. Pag nagduda ka nun, hindi ka na magde-develop, hindi ka na mag-progress. Duda ka na, baka andiyan ka na rin lang, either umalis ka, o pag nag-stay ka, even worse. Ba't ka andiyan, duda ka dyan? Tama? Nakuha nyo ba? Kaya yun po, kaya ngayon, naglilingkod kayo po, ngayon, yung mga nag-uumpisa pa lang dito, nag-uumpisa pa lang kayong inaaral nyo pa lang, di ba, kung paano maglingkod, o madali yung magpakanta, madali yung mag-preach minsan eh. Marami pang bagay na kasama sa paglilingkod sa Diyos. Amen? At magpapastol kayo in the future o hindi, ganun pa rin naman dapat yung gawin. Dapat ay maayos kayong tao. Okay, at yun ang sinabi ni Paul. At may sinasabi siyang iba eh, di ba? Hindi lang siya eh. What manner of men we were. So, lahat yan. So, obviously, yung mga kasama niya lagi, si Timothy, Silvanus, Silas, okay? Next, and ye became followers of us. So, progressive yan ha. So, una, gospel, naligtas, nanampalataya. And then, hindi po natapos doon. Ano yung normal na mga Kristiyano? Ano yung next na gagawin nyo? Susunod kayo doon sa nagturo sa inyo. Hindi po masama yan. Ay, iba kasi ngayon, yung followers ngayon, parang napakababaw na eh. Follow kita. Tsuk! Follower na kita. Ano yung sabihin nun? Nakikita ko yung pinagagawa mo. Yun na yun. Yung sinabing follower talaga, kung ano yung ginagawa niya, ginagawa mo na yun. Again, di lahat kailangan. Pero malamang sa hindi, pag yun nga, pag pastor mo yun, spiritually, ang laking bagay nun. Nakadepende ka sa ginagawa niya. Kung maayos siya, ganun ka rin. Again, di lagi. Kasi nga, iba, minsan ayaw may follow. Alangan ka pa. Hindi mo kaya. Naimili ka eh. Pero, maliwanag po yan. Hindi po masamang sumunod sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Ay, hindi ako. Hindi ako sumusunod dyan. Kay Jesus lang ako. Yung mga ganong style eh. Kaya sabi ni Paul din sa ibang
sa ibang lugar, sabi niya, be followers of me as I follow Christ. Yun ang sabi naman niya. So, ganun, tama rin. Sundan mo si Jesus, pero, ay wala si Jesus dito, di ba? Yung, alam mo na, yung physical appearance niya, wala dito. Doon din yung Bible, eh, hindi na sinasabi ng Bible, sumunod ka rin sa mga lingkod ng Diyos. So, gawin mo na. Amen? Huwag kang mayabang na, kay Jesus lang ako. Dito sa taong to, hindi ako, kailan ka, saan kang church pupunta? Mali yun. Magkakaintindihan ba tayo? Yun yung mga extreme na kailangan iwasan nyo at na-identify nyo kasi na, kaya nga inaaral natin eh. Walang masama talagang normal. Isang member, may susundan siyang mas mature siya nauna sa kanya. Later, darating naman kayo doon, kayong-kayo na. Hindi kayo mag-isisi niya. Pag naging maayos kayong follower, magiging maayos din yung leader. And then, sabi dyan, and you became followers of us and of the Lord. So, yun na, magkasama yun. Habang sinusundan niya si Paul, kasi sumusunod si Paul kay Jesus, and then sumusunod din sila kay Jesus. Ganun lang yan. So, anong kasama nung panilang pagsunod? Sabi dyan, having received the word in much affliction. So sinabi niya, binigyan tayo ng clue, ano yung pagsunod niya? For example, yeah, soul winning. Nung una, wala kang alam-alam dyan, hindi ko nga alam yan, against ka pa nga sa ganyan, parang mahirap yan, parang mapapahamak ako dyan, magkakaroon ng kaaway dyan. Kasi nakita ko si Pastor, ganun. Yung ginagawa niya, dititimbangin ko, mawalan ng kaibigan, mabawasan ng kaibigan. Anong gagawin ko? Sabi dito, kahit may affliction yan, sunod. Amen? Amen. Ah, yun ang nangyari kayo. Basta nawala siya ng kaibigan, nagkaroon siya ng ibang kaibigan. Konti lang, pero maayos. Yun din ang gusto ko. Sunod ka lang. At hindi pa binanggit dito yung anong affliction niya. Siguro, ganun din. Para alam nyo na si Paul nangyari. Eh, sino yung mga kilala niyong si Paul? Si Paul, nagulpe. Sino yung mga kilala niyang nagulpe rin? Si Stephen. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Nauna kanya-kanya yun eh. Alala ko si Jason ba yun? Yung nagulpi din. O House of Jason yun. Kasi may mga nagulpi dun eh, di ba? Kasi sinundan siya. Biruin mo yun. Is, yan, sina Timothy, kasama niya yan. So kung ano yung persecution na maranasan niya, hindi naman lahat, maranasan din yung iba yan. Amen? So okay lang, sabi niya. At ang next na binanggit niya, uy, bakit joy of the Holy Ghost? So hindi basta joy. Yung iba sa atin, alala ko yung mga taga-jogs, di ba? Kaya nga, pinagpapanalangin ko pa itong mga to eh. Sinaalala ko yan, pinag-pray ko yung sina Ate Marge. Ano na Kuya Jun. So, kayo ba, may napapansin bang kayong kakaiba ba kayo kina mga taga-jogs? Ang laking pagkakaiba. Amen? Sana magpatuloy tayo, kayo. Kahit mahirap, masaya. Ganun yun. Magpapatuloy kayo, mas masaya dito sa jokes, di ba? Ayak na lang kami dito eh. Ang dami pa namin. May mga bakla pa dito. Masaya yun. Masaya ba yun? Hindi joy in the Holy Ghost yun. Tayo, joy in the Holy Ghost. Amen? Kahit na persecute ka, medyo konti lang tayo. Masaya tayo sa Panginoon po yan. Amen? Sa katotohanan. Hindi yung tipong kailan lang kasi itong mga, alam mo, uso na yung baklangin, talagang paparandom eh. Kumari, masaya sila. Ah, siya, mayroon, ano, nakita mo naman itong transgender, oh. Ang ganda, pero actually, parang pangit. Kung tinignan mo, pangit, pero bubulahin nila yung sarili nila, bubulahin sila eh. Kahit nakakasukan na, ah, ganda, tingnan nyo, pangit. Ngayon, pag sumingit ka doon, galit yan siyempre, di ba? So, kunwari lang sila masaya, pero hindi in the Holy Ghost. So, tandaan nyo yan, kung sakali magiging masaya kayo, kahit tayo dito, nag-asarang kayo dyan, kala nyo masaya kayo. Minsan sa church kasi nangyayari, nagkakaroon ng faction. O, pag nalaman ko lang yan, alam nyo na gagawin ko, di ba? E, pag lumaki kasi tayo ng medyo, ano, yung iba dyan, di na mabantayan. But anyway, kaligayahan natin, lalo sa mga tao naglilingkod. At nape-persecute, hindi yan sa yaman lang na sanlibutan. Ganyan po yan ang ating kasiyahan sa banal na Espiritu ng Diyos. Sabihin nyo, sa katotohanan. Tuloy natin. So that you were in sample, so anong sabihin nung baka hindi mo naintindihan, paano nangyari may affliction pero sumusunod sila? Ito yun. So that you were in samples to all that believe,
in Macedonia and Achaia. So nalala niyo mga pa kanina, area po yan, Macedonia sa north, Achaia sa south. Malaking area yung Thessalonica, isang tuldok lang dun. Siguro city yun ang malaking city, pero ibig sabihin, yung mga follower doon, nababalitaan kahit wala pa silang Facebook nun. Mababalitaan nyo kasi alam nyo yung ginagawa nila. Utak naman ng mga church, mga Christiano, wala na silang pakalim sa iba eh. Pero ang nababalitaan nilang maganda ay yung mga taga sa Thessalonica, doon sa area nila, okay to, sundin natin sila. Ganito ginawa nila, naglingkod sila, hindi sila makasarili, sundin din natin. Ganun po yan. At masaya sila. Mamaya, habanggit pa dito yung mga problema nila eh. Okay? So, pansinin nyo rin na example sila, hindi sa lahat ng tao ha. Obviously, ibang tao walang pakialam sa atin minsan. So, maganda, ma-influence natin sila, pero especially yung mga nananampalataya. Ganyan yan. Amen? For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad so that we need not to speak anything. Ganda, di ba? So, wala pa silang Facebook, okay. Pero, ba't kilala? Hindi lang. Nabanggit natin Macedonia. Uy, nakabalitaan yung mga Thessalonica, no? Achaia, nakabalitaan. Hindi lang pala dun. Kahit sa, ano ngayon, hanggang ngayon sa panahon natin, eh, bakit kilala natin yung mga taga sa Thessalonica kahit hindi nabanggit yung mga pangalan? Kasi, tapat sila. Ganun po yan. Gusto nyo ba kayo na pag-usapan sa ibang lugar din na matino ha? Matino. Kaya alam nyo ba yung ano, yung scripture memory, ano? Hindi, yung script. Ano kayo? KGV scripture team. Nakita nyo ba yun? Magaling nun, no? Simple lang, pero blessing. Amen? Sino ba yan? Ako kaya yung pag umatid yung Maraya, kita ko yung mga mukha doon na matagal na eh. Yung, alam mo na, tinubuan na ng... Yan, nakakalungkot doon pag na, hindi napunta ka doon. Nasaan na yung dating ganyan? Ito yung itsura niya. Wala na yun. Di ba? Hindi magandang patuto eh. Yung iba doon, talagang tumanda na doon eh. Iba pa yung mukha na nung bata eh. Alala ko na, batang Kristiyano pa ako. Hanggang ngayon, yun pa rin. Yan ang maganda. Amen? Nakikita yung picture, kaya natin may mga picture eh. Madali na mag-picture ngayon eh. Sana yung nandito, kato ni Banang, ang lead pa ni Banang nun, ganyan, ganyan. Sana pag matanda na si Banang, nandito pa rin. Amen? Lahat tayo, atanda rin tayo lahat eh. Sana tapat tayo naglilingkod. So kahit wala mong Facebook, nag-sounded out the word of the Lord, yung sabi, mga soul winner to. Kilala, bakit? Sino ba yung mga talagang ano yan? Mga tagisalot to sa Thessalonica yan. Hindi yan. Your faith to God word. Ibig sabihin na hindi sila yun nga, parang Baptist Day, nakakaasari yan. Tsaka Iglesia, ganun yan eh. Ganyan ang mga tema niya ngayon. Kasi mga Catholic naman ngayon ang kunwari, di ba? Kunwaring spiritual. Sino ba nagpapalaspas? Catholic yan. Sino bang may Biyernes Santo? Ang kala nila, bida sila. Pero hindi God word yun. Sana tayo, pag nabalitaan tayo, ginagawa natin dahil sa Diyos yun. Kaya natin ginagawa. Amen? At sa sobrang, alam nyo eh tayo, gusto ko yung pamalita. Pero minsan, hindi ko na kaya kailangan ano eh. Ipamalita, sabi ni Paul eh. Ay, kilala nyo maraming ano, yung mga member namin sa Discerning Word Baptist Church? Napaka-tapa. Hindi, hindi mo na kaya sabihin, alam ko na lahat. Kasi mayroon sa sariling vlog eh. Nakita namin, nag-soul winning sila doon. Puro, ano, puro doktrina din, matapat, sa work, sa... Asa, kilala ko yan, si ano? Sino ba? Si Ray, kilala ko yan. Natindi talaga yan, blessing yan. Ah, ala ko, sayang, sasabihin pa sana ako eh. Men, wala nang kailangan sabihin kasi kilala na sa maayos. Again, huwag mong kayo masyado magpakilala ng sobra-sobra, OA na. Sa, ngayon, uso ngayon yan eh. Kasi nga, ang dali nang publish nung ano. Pero maganda, makilala kayo sa gawa nyo. At maayos. Amen? Makalang minis na ba ako? 40. So, matagal pa. Ano gusto sabihin? So, ano yung, diyan muna tayo mag-ano? Bago tayo mag-ano sa True and Living God.
Ano yung mga action na pwede natin gawin na talagang pag narinig ng ibang tao ay pupurihin nila ang Diyos? God word. Come on, sa isa. Soul winning, yun yun. Sino may soul winning sa ating Burnland nung gantong araw? Eh doon, ano nga tayo doon sa Verity, nagkakaganyanan tayo doon sa ano eh. Kasi minsan, madalas din sila doon sa Marikina. Nakita ko yan nila doon eh. Kaya pag ano, alam na ng tao, taga saan ba kayo? Ayan, mga Baptist, ang sisipag ah. Sana ganun. Dapat ganun. Sige, dito na tayo. So ano ba, bukod soul winning? Hindi, sa ba? Yan, yung ano, may, hindi naman unique, hindi naman sa atin unique yun eh. Pero in a way, unique sa atin. Pag may mga gathering at church, iba yung sa atin eh. Kasi nga, God given yun, I believe. Amen? Ang sabihin, naghahanap ako ng ganun, di ko alam, sa mga galing, di ako magkocompose, di naman ako galing dyan. Eh, nagkataon, mayroon palang ganun na ministry. Sipag yun eh, halos siguro every other, ano, mayroon siyang bago. Kung wala siyang bago, inaano niyo yung, nakasubscribe ba kayo doon? Subscribe kayo doon, okay naman yun. Tanong niyo sa akin, hindi niyo alam. Ano pa, yung magandang ano natin, yung marinig tayo, may kilala tayo dahil sa paglilingko natin sa Diyos. What is soul winning, scripture song, doctrine. Yan, itong mga to. Tindi niya, puro doctrine, puro memory verse, puro King James, puro Bible, puro naninindigan sa tama. Amen? Amen. Mahihiya sila sa ating pag-usapan na tanggap nila yung bakla. Ay, bakuna. Bakuna, napapasok na talaga. Kasi kanina yung mausap ko, ganun din. Ano ba? Sa damit! Ha, sana, kilala tayo dyan. Kaya inaano ko yung ano niya eh. Ano pa? Ayan, kahit nung swimming tayo, hindi tayo doon papakita ng ano. Amen? May mga babae, hindi nga. Lalaki naman. Huwag naman ganun. Alam ko, ano tayo, anything goes tayo. It's like anywhere lalaki ka. So, konting ano din. Amen? Ano ba? Yung makikilala ka, iba to talaga, discerning word dyan. Unique, ano ba? Ugali. Ano yung ugali? Pagmahal, ugaling, matalino. Salita pa lang, hindi tayo umiiwas ng, hindi dapat iwasan, pero pag kailangan umiiwas, okay lang din. Hindi tayo pikunin. Ano pa? Maayos, sa trabaho, saka sa school, di ba yan? Sana ganyan tayo makilala tayo dyan. So, tuloy na tayo. So, ano daw yung nakita nung mga tao? Kasi yun ang sinasabi, parang may naririnig si Paul about the Thessalonians, na alam nila, ginagawa na yun para sa Diyos. May sabi, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. So ano ba yun? Ano entering in? And how you turned to God from idols to serve the living and true God. So again, napunta tayo sa mapa natin. Magandang ano nyo yun, makabisado nyo yun eh. Yung area po na yun, karamihan naman, di ba, sa Greece, alam nyo naman yung Greek, yung mga Greek mythology, hanggang ngayon, sikat yan eh. Ginaya nga na US yan, ginaya ng Romans yan, dyan po nang galing yan eh. At kahit daw yung US ngayon, ang dami, pag tinignan mo yung capital nila, puro mga Diyos-Diyosan din. Ganun po yan. So, ano gusto sabihin sa... So, kahit ano, kahit hindi kayo makakalagpas dyan, di ba? Kung nag-aaral kayo ng konting Bible sa school, hindi kayo makakalagpas yung mga Greek mythology. Kahit mo ang mga tanga, ba't tinaaral pa rin? Kasi, ang lakas ng influence niyan. At tayo, hindi naman tayo expert dyan, pero yun, nalalaman ko rin. Di ba? Kasi, nagko-konting Greek ako ngayon. Ano yung mga Diyos-Diyosa nila? Sinong kilala niyong Diyos-Diyosa nila? Buddha. Si Zeus. Anong Buddha? Ano ba yun? Si Zeus. Poseidon ba? Ano pa? Hades, Athena especially. Yan, mga sikat.
So ngayon, kung yung lugar nila punong-puno ng idolatry, 'di ba? Kaya nga yung missionary dito nagkaroon dito, 'di ba? Sayang hirap niyan. Ganun din naman sa atin kahit Katoliko, madali hindi ang hirap pa rin. Sanay na sila diyan, 'di ba? Yung katulad niya, hindi malabo kung bakit kailangan pabasa. Hindi ba sila natawa sa sarili nila? Mag-aral na lang tayo ng Bible. How about that? Amen. Talagang yung spiritual. Ang ganda kayo lumapit sa akin. Hindi ko sinira kasi nagbebenta eh. Pero sana makapunta dito. So, ibig sabihin nito, alam ni, nalaman ni Paul kasi sinasabi sa kanya kung anong klase daw yung entering in. Ibig sabihin nung paano sila tinuruan. Importante po yan kasi ganito po yan. Kaya ako nagtatanong ako dyan eh. Pag ano, kahit saan, kung anong church yan. Paano ba kayo nagsimula? Anong ginawa sa inyo? Paano kayo nakapag-gather ng ganyan? Pag nakita ko napakaraming tao, hindi agad ako impressed. Siya, magtatanong muna ako. Kung yan ba yung nagsimula ng, alam mo na, nagpakain ng kung ano. Nagpakain ng ano, mga Koreano ngayon. Uso ngayon Koreano, ha? Si Pastor Jun. Napa. Nakikita niyo ba yung ano ni Pastor Jun? Pag-try lang natin na huwag siya maano doon. Pero sanay na tayo eh. Mukhang papatayuan sila ng building bad eh. Ganun yung mga Koreano kasi. Mayaman yan. Pero yun, hindi ka ma-impress agad na ayun, dami nyo dito. Ha? Paano ba saan ang galing yung mga member nyo? Yan ba yan. Masabi dito, alam ng mga tao kung paano sila tinuruan, paano sila nakapasok, nakapenetrate, at paano na-establish yung mga churches at Thessalonica. Yan sabi dyan. And how you turn to God from idols. So alam nila, ang daming idolatry sa lugar na yan. Macedonia, Achaia, Greece yan eh. Ang dami dyan. May Zeus, literal po nananalangin pala sila dyan. May iniwala ba kayo? Sabi siya, nakapanood ko rin yung mga pelikula niyan. Ang mga tanga, mayroon sila mga ano, nagpanalangin sila. Eh, ganun pala talaga yon. Ang problema, ang dami. Ito si Zeus, ito si Thor. Eh, Thor, iba pala yun. Sa Norse naman yun, Norse mythology. Okay? Hindi ko lang alam sa Marvel, ba't nagsama, ano? Anyway, ang maganda dito, dating silang idolaters, mga pagano, yung mga Katoliko yung kaibigan natin, no? Sana maging maligtas una, no? Amen? Mga pabiyernes na ba, yung tisano, may mga panata-panata pa, nakatawa kayo. Inagahan pa yung mga showbiz, kailan lang, si ano daw, sino man yun? Si Kim Cho ata, duman. Ang panata ko po talaga ay ganyan. Siyempre, yung mga tao, ay, okay pala yung panata kasi yung showbiz, gano'n. So, hindi tayo gano'n. Sana, pag naligtas yung mga yan, at kayo rin, iwanan na natin yan, amen? Yung mga idolatry na yan, at hindi lang basta, yan. Sana, pwede si na Heidi, yan ang ano nila eh. Sabi ni Heidi, dami namin, ayan, sabi ni Mamean, dami raw rebulto doon. Eh, maganda naman, sabi ni Heidi, again siya doon. Alam niya eh. Kaya ang bilis na ligtas eh. Amen? So yeah, kaya ito, pinapaalala ngayon ni Paul sa kanila, hoy, ang ganda ng patotoo nyo, dati kayo yung mga idolater, mukha kayong mga timang dyan, samba kayo sa mga Diyos-Diyosan nyo. Tapos ngayon, ano na, hindi na ganun. At dito tayo magtatagal, kasi ano yung contrast dito, by the way, punta natin sa Jeremiah din, no? Jeremiah 10, medyo Christmas time tayo ulit. Hindi. So sabi kasi ng iba, ito yung Christmas tree, yung iba naman, hindi naman Christmas tree. Pero I believe parehong tama yan eh. Kasi kung pinarami yung Christmas tree, talagang galing yun sa mga pagano. So, pero may sinasabi dito, basahin nyo lang mabilis. Hear ye the word which the Lord speaketh unto the house of Israel. So, isa sa mga sinabi ni Jeremiah sa Israel. To say the Lord, learn not the way of the heathen. Huwag nyong aralin yung mga kaparaanan ng mga pagano. Ngayon tayo, inaaral natin, hindi para gawin. Para kontrahin, ganun. At para alam natin sinasabi natin, okay? Pag sinabi mong, mara, yung Katoliko, sumasamba naman kayo sa Diyos-Diyosan eh. Eh, para pag sinabi siya, hindi naman eh. Ano, sabi mo, hindi, sumasamba, hindi patigasan na, hindi ganun. Alamin mo rin yung kanilang posisyon para mas mapagligoran mo sila ng ano. So, hindi mo aaralin para gawin din yung parang adik ka na, ano mong ginagawa niyo sa ano? Eh, mga Greek na yan. Sino ba yung Diyos na nag-asawa, naghiwalay, at ano? Yung ate, maging kailangan maging expert doon. Yung ate, yung background lang. Pag alam mo na, nagganong kalal, ano yun, iwasan mo na. Okay, yun pa yung gusto kong sabihin dito. Kasi yung iba,
pag naintindihan mo yung mga Diyos-Diyos, anong iba, ginagaya mo na rin. Ganyan po yan eh. For example, ano maganda example? Eh, si Solomon yan, napakatalino. O eh, bakit siya na, bakit siya nagpagawa ng mga ano, sabi rin, yung puso niya mismo ay turn. So, bakit? Kasi ganyan po yung mga Diyos-Diyosan. Okay? Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Eh, basta, may sumasamba pala dun. Eh, nakasa Bible pa ulit-ulit eh. Na-imagine nyo ba na yung tao sumasamba sa, ano ba, maganda naman dito. Ng electric part mo yan. May matino bang tao sasamba dito? Hindi ba, papangit pa nga ng mga guhit nila, di ba? Yung mga image nila. Ba't nila sinasamba yon? Anong meron sa idols na nakakaakit sila? Yan ang gusto kong ano natin ngayon. Pag-isipan mo lang, si Pastor, meron ganung testimony kay siya yung mga siya mismo, yun sabi niya eh. Sige, nasanay siya yung mga revolto rin, mga ano siya eh. Parang Catholic na yan. Ugly pa yun eh, sinapastol dito. Sabi niya, bago ako makaalis dun sa revolto na yan, naglalaban daw siya, ligtas na siya nun ha. Ganun po yan eh. Kasi nasanay ka na. So, ang tanong ko ngayon ulit, anong meron sa mga revolto, anong meron sa mga idols na ang hirap niyan? Alisan, talikuran, or yung ibang tao naman, talaga nakita niya naman siguro yung pag January, di ba? Sa Nazareno. Ano meron dyan? Huwag niyong underestimate yan. May demonyo po yan. At kaya paulit-ulit siya sa Bible, sabi nung iba, ay salamat yung Israel nung sila inalis sa Promised Land. Sila naman ay they got rid of idolatry. In a way, totoo yun. Kasi tinan mo sa Bible, hindi na sila masyadong nag-idolat. Iba naman yung kasalanan nila. Pero ito naman, mga pagans to, na sa Greece, Macedonia, ano kayang hatak nito? Anong bakit sila nahatak? Sino sa, anong palagay nyo? Mga Pilipino naman, anito, ano man yan. Tapos kahit dun sa mga remote area, di ba? Mayroon sila mga anitong ganyan eh. Mapangit eh. Ba't nila sinasamba yun? Naalayan pa ng pagkain. Okay, mag-usapan natin yan kasi din tayo mga tapos eh. Imagine nyo lang kung na-imagine nyo ba? Ha? Ano meron doon? Bato lang yun, kung ano man yan. Naka-experience siya na, halimbawa kung mayroon siyang karamdaman, napagaling siya. Ayan, very good. Tradisyonal niya. Ito yan, ha? Napatiwala niya. Tandis siya, pero walang kinalaman, di ba? Nasabihin, ako po ay, kaya po ako ay, yun nga, manata sa poong nasa rin, mga ganyan pa yan. Kasi ako'y may sakit at nawala. Yung demonyo po pwede nang magpagaling. Tandaan niyo po yan. Later, yan po yung gagawin niyan. Lying wonders. Ano pa? Tama yun, no? Kala nila, inattribute nila sa anito. Hindi naman, ha? Okay, mapasok na sa second phase band eh. Sige, doon na tayo. So ngayon, tapos na tayo doon sa mga anito na alam mo yung hindi sasamba yun, pero sinasamba pa rin na iba. Nazareno, alam nyo yung hatak niyan. Nako. Talagang pati gobyerno, pinaghahandaan yan. Alam naman natin kalokohan yun. Pagano yun. So, huwag nyo underestimate, may something sa mga idols na ginugusto ng mga tao. Okay? So, ano kaya yun? Obviously, hindi yung tsura. May hatak yan eh. So, punta tayo nung nasabi ni Bad. Yung another form of idols, yung... Ito, mahirap intindihin to. For example, ano bang kinahumalingan ng mga tao ngayon? Namaya na yung pera. Ano? Games. Ay, naku, pagpapalit niya. Sinabi ng, matulog ka na! Opo! Attend ka na, George! Mag-arag ang Bible quiz, ha? Sige po, mamaya na po. Magpapalit lahat, pati academics. Diba? Ano meron sa games? May gems po doon, ha? Mananalo ako ng gems, mabihira. Ako na magbigay sa iyo ng gems. Gems. Kunwari po. Kunwari lang yan, eh. Ano ba?
Mga gold, yun yung mga ano eh. No? Ay, magkakaroon ng gold, di ba? Bumibili pa. Niwala kayo sa amin. Ganyan, tapatawa ako eh. Sa amin, pag sa workplace, pag lunch, tabahado din yun. Magtitipo yun. Ano ginagawa nito? Lalaki at babae yun. No? Mag-uusap yun. No? Oh, ganito strategy natin ha. Di ba? Kaya minsan, pag soul winning tayo, ganun. Ang hirap. Naku, busy po kami. Naging idol na yung games. Yung ano bang binibigay sa kanila? Satisfaction. Yes, pero, ano yun eh? Yun nga, parang idol na gusto mong i-please yung sarili mo. Balik na tayo sa ano ha. Tignan natin sa... Pwede sa Psalms, di ba? 51. Yung mga sikat eh. Pero mamaya tayo sa Habakuk. Ano yung mga... Ayun, 51 ba yun? Hala. 52. Mali ah. Gusto ko yung final yung ano eh. Haba ako, pero... Psalms, ano ba yan? 100, hindi yan. Yan, lagi kinuha ko ito basta ito eh. So kayong basa, ready, go. Sige po, ready, go. They have ears, but they hear not. Noses have ears, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they to their throat. Go. They that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. Yun, bigat, di ba? So una, inaasal-asal lang nga. Yung idol nyo, silver and gold, gawa lang yan ng tao. May bibig, di naman nagsasalita. May mata, kasi nalagyan nilang mata, di ba? Di naman nakakita. May tenga nga, di naman nakakarinig. May ilong nga, di naman nakakaamoy. May kamay nga, kunwaring kamay, di naman mahawak. Eh kung robot, wala pa rin, utusan mo lang yun eh. May paa, hindi naman naglalakad. So inaasal ng Panginoon, di ba? Kasi nga tama naman, ba't mo sasambahin yan eh? Di ba? Parang yung pag nagkaroon ng bahanga, di ba? Lagi yun ang ano eh, yung mga baptist, yun ang buhat-buhat yung mga, ay, yung Diyos ko! Eh, pastor, may kwento pa yun eh. Huwag na, mga ano eh, sa amin na lang yun. Kasi natira siya kung saan ano eh. Kasi anyway. Ito yung mabigat dito. Mande, may ano silang ano, hindi sila nagsasalita. Kaya ito yung magandang ano dito, yo. They that make them are like unto them. Parang yung lagi sasabi ni Pastor to, yung pag yung idol mo, yung Diyos mo, kaya yung mga Greek, di ba? Hindi ko masyado inaaral yan, pero may napanood kasi ako gano'n, mga bastos pala yung lagi sa Greek. Masira ulo yan, eh. Oo, pag inaaral nyo yan, naaaral nyo yan. May fourth year ata kami nun sa literature. Masira ulo yan, mga Greek. Mga Greek gods. Ano yung mga kwento dyan? Kung paano nag-umpisa yung mga sikat lang alam mo, syempre. At example ko sa iyo, paano nag-umpisa yung Battle of Troy? Mga ganun eh. Dahil sa babae. Pero bago yun. Bago yung kay Helen of Troy. Ano ba nangyari doon? Basta may Diyos-Diyosan. Kaya siya na nainggit. Oh, ito, ang ganda nito, ganyan-ganyan. Hindi, ako maganda. Sige, lagyan ng... anong mga kwentong ganun eh, mga sinaulo nga, parang tao na mas malala pa sa tao. So kaya, no wonder, yung mga Greek, ganun din.
Mga Greek, maraming yung bakla dyan. Kaya, ano yan, ngayon lang nahuhukay yan, inaaral nila. Ang daming bakla pala sa mga Greek, kaya pala, pag sa mga literature, na may nahukay sila, mga lalaki, nakapalda. Sabi nila, oh, okay lang yan, sa culture, hindi, mga bakla yun. Yung mga lalaki, laging nakapantalon yan. Andaan nyo yan. Okay, so ganun pala yun. So nagkakaroon na kayo ng idea, bakit malakas yung hatak ng mga idol. O, balik tayo sa ngayon, sa mga taong idol naman ngayon. Ano? Yung ina-idol ng mga... Kayo, sino idol nyo? Sana wala na. Example na lang natin. Sino mga sikat ngayon? Hindi ko na alam eh. Sino? Si? Sino? Ano yun? Vlogger. Anong alam dyan ah? Hindi, katulad na lang, sino, sino mong nag-a-idol dati kay Duterte? Sino yung nag-a-idol kay Duterte? Hindi katulad din niya. Napansin niyo ba yun? Kung sinaulo ka, matay tao ka, mayabang ka, yun, sino idolin mo? Ganun lang yun eh, kung sinong kapareho mo lang din. Nakikita mo yung sarili mo sa kanya. Okay, basketball naman, wala sana masama dyan. Kaso, mayabang din. Diba? Hindi na nag-aral yan. Well, may business later, pero okay na sana, pero ayayabang. Diba? Kasi ikaw, yabang ka din. Nakashoot ka lang, kala mo, laki na ng ulo mo. Anong ginala mo sa buhay mo nun? Sige nga, at lalo nga nung pagpapalit mo sa Panginoon yan. Hello? Ginawa mo ng idol, amen? Buti na si Bud, naka-attend pa rin. Diba? Hindi niya idol yung, medyo lang. Kasi, inagandaan mo na Bud eh. Nasa na ba ako yan? So nagkakaroon kayo idea, malakas ang hatak niyan kasi. At sabihin ko na sa inyo, bagi tayo pumunta doon. Hindi, gusto ko sa haba ako kay. Ah, dito yung sa search ko kanina. So marami sa Isaiah, pero sa Habakuk, sapul na sapul eh. Minamak ng Bible yan kasi di yata tayo dahil magtiwala dyan. Umpisa pa lang, ayaw na natin dapat dyan. Nahihiya tayo kasi hindi pala totoo. Ano yan? Joke? Yan ang sabi dyan. What profit is the graven image that the maker thereof had graven it? Anong pakinabang niyan? Anong silbi niyan? The molten image, the teacher of lies. Diyan tayo pupunta mamaya. Paano tinuruan tayo ng kasinungalingan ng Anito, ng Santo Niño? Tinuturuan mo siya ng kasinungalingan. Oo! Kasi ang tunay na Diyos, buhay! Siya yung nagsasabi sa atin anong gagawin natin. Amen. Hindi pa paano. Gusto ko yung Diyos na cute-cute, ng ano, maliit, ng kulot, at may ano dito. Eh, baka i-screen capture nyo ako, ha? Ganun-ganun yun. Yun ang totoo nun eh. Kaya ginagawa nila kasi galit sila sa tunay na Diyos. Binababoy nila yung Diyos. Yun yung kaya tuwan-tuwa sila dun. Ay, yung mga tao naniniwala dito, montang, ha? Mga antichrist kasi yun, mga pare. Ipaparada nila, tapos re-rake na ng pera yun. Diba? Kung naalala niyo Ephesians, Acts, galit na galit sila kay na Paul na, no? Hindi tayo kumukuha ng pera natin tapos sasabihin niya, hindi naman talaga totoo. Di ba kaya ganito? Kaya may kausap ako lately, ganyan din. Kahit pagdating sa doktrina, pag sinapol mo yung kanilang mali, sa halip na i-correct na lang, bakit sila parang natetreten? Naku. Masisira ang ating integridad. Eh kung mali ka talaga eh, paano? Alisin mo na lang, tapos agad dyan. Di ba? Eh kaso merong, kumbaga may tingin sa sarili nila, pedestal na parang andun sila, hindi sila pwede magkamali. At lalong hindi ikaw magkasabi sa mali ka dahil ganyan ka lang, bata ka lang, okay, yung anuman, gusto nila sabihin sa'yo, sila yung ganyan. Pero... So mag-iingat tayo dyan. Pero pasok natin yung kanina, yung mga games nyo, yung ano nyo, yung TikTok, di ba? Bakit gustong gusto nila yan? Feeling nila, dumami yung view, alam, maganda, ang ganda mo talaga eh.
pag gano'n, nakikita ko, hindi ako nagko-comment. Man, kung ano man yung uso ngayon. Ang gaganda talaga ng Koreano. Panahon namin, iba rin yan. Ganun lang, niloloko lang tayo niya. Idol din yan. Ang ganda talaga ng cellphone, ang ganda talaga ng presentation, production nila, ganyan, ano man yan. Eh, puro bakla ang ano yan. Amen? Amen. So sana, nakukuha nyo to eh, kuha nyo to eh, kasi mga ligtas na kayo, bukod sa ganyan, inaralan sa Bible yung mga kalokohan ng mga idols. Pero, apply natin sa atin. Pag ikaw ay humaling na humaling sa, yan, basok natin yung pera, lalo na yan. Talagang gagawin mo kahit ano para sa pera. Diyos mo na yan. Ito, sinabi ng Diyos, ito yung gusto mong pangarap mo sa buhay, kung ano man yan. Pinapangarap mo sa buhay, pag dapat matutupad to kahit anong mangyari. Kung ano man yan, career, pera, kaginawan, kung ano man yan, kasikatan. Ito yung sinabi ng Diyos, paano gagawin ko? Pag tinaas mo yan sa Diyos, pinabaya mo ang Diyos at gawain ng Diyos dahil diyan, kung ano man yan, yun ang Diyos mo. Amen? Amen. Yan, tinuturuan ka magsinungaling. Tinuturuan ka. Katulad niya, pag iba naman, ang idol nila, yung church nila. O yung tagapagturo nila, ganyan naman iba. Huwag mong sasalingin yung aming ano. Eh, tinuro mo na, mali yung sinabi niya, mali yung ginawa niya. Doon lang naman sa bagay na yun. Yung, sinisira kami pagkatao niya eh. Well, kung sira talaga, paano? Amen? That the maker of his work trusted therein. Yun po yun. Kaya balik tayo sa mga tagapagturo man yan, religion man yan. Nagtiwala ka doon. Na nagtiwala ka doon, tangay ka noon. Pati yung action mo, yung pera mo lahat na yan, tangay yan. Kaya tayo, nagtatiwala tayo sa Panginoon, di ba? Sa Bible. Sinabi ng Bible kasi malinaw. Pwede mo sabihin, ah, yan sinabi ng Bible, o di yan ang gawin natin. Kung taga-follow ka talaga ng Panginoon. At ang si Jesus po, siya rin yung word of God eh. Okay? Tapos natin sabi niya, to make dumb idol. So yung kanina, banat nung sa Psalms 115, ganun din yun dito. Mga syunga-syunga yan. Mga tangay, walang alam yan. Sana ganun tayo. So binanatan niya rin dyan. Basahin natin yung verse 20. Sabi niya, kayo magbasa. Ready, go. Ganda. Ibig sabihin, kinonta siya, ito yung idol, walang alam, walang magagawa. Ang tinuturo kasi nung alingan. Kumpara mo ang Diyos. Nasa temple, holy temple, banal. Ito, kasi nung alingan, ito, banal. Saan kakampi nun? Sana sa banal. Amen? Pero alam ko kasi kayo, kayo nga bata especially, darating yung sa buhay niya, pag nag-college kayo, ang dahil mag-iaya sa'yo kahit saan. Sana tumalino ka ang gusto. Kung ikaw hindi masyado nakikinig dito, inaasahan ko na yan, madali kang matangay. Na sana kumpara natin yung banal, saka yung hindi banal. Ay, dito na tayo sa iglesia ni Batman. Ay, bigas dito, eh, di ba? May trabaho ka pa, ganyan. Oh, dito na tayo. Hindi ka, hindi Diyos ang hinahanap mo. Sarili mo, ano pa? Ay, dito, masaya dito sa jogs. Ano pa, may drums dito. Anong Diyos mo? Kasiyahan. Showbiz. Kung ano may, dito tayo sa CCF, dito nag-church si ano eh. Sino man nag-church doon? Si Gary V? Hindi, iba si Gary V. Parang word of mga ganyan. Cornerstone. Ano man yan. Ito, idol ko. Hindi, idolater ka pa rin. So sana nakita niya, mangyayari yan, magkukumpara ka. Marami akong kasi hindi matatakil dito sa, alam mo na, ginagawa natin. Pero kumpara mo lang natin, ito yung banal, ito yung totoo, ito yung kasinungalingan. Pag sumunod ka dito, patay ka na. Hindi ka sa Diyos sumasamba, kaya balik tayo doon. So ito, nasa Habakuk, kinumpara ang banal na Diyos, nasa templo, nasa langit. Kaya dapat manahimik ka sa kanyang presensya. Hindi yung sasagot ka pa. Kaya ito, pag gusto winning tayo. Gusto natin maligtas siya. Alam natin kung paano maligtas. Kausapin natin, eh, sinungaling. Sige, babay na. Mahala ka na dyan. Sumasagot ka pa, hindi mo na alam yung gasabi mo. Balik tayo sa ating text. Ganon din ang sinabi dyan eh. Sabay, ano ba sa Jeremiah?
Parang nag-ano tayo dun, tumalun tayo dun. Andali. May sinabi din kasi din sa Jeremiah na nag-refer siya sa sayang ka na lang. Living true God. In-emphasize niya kasi nga yung binabanggit ko kanina sa 10-10 yan. So dito sa 10, din sa verse, sa chapter 10, may sinasabi dito, yung parang sinasabi nga nila na Christmas tree, okay? So sabi ng iba, idol. Tama din yun. Sabi dyan, no? Learn not the way of the hidden, be not dismayed at the signs of the heaven, for the head of the dismayed devil. For the customs of the people are vain. Walang kwenta yung pinagagawa nila. Parang itong mga posisyon nila, yung kanilang sagalang, ano man yung ginagawa nila. Na walang kwenta-kwenta, wala sa Bible. Pero ito yung nabanggit dito, sabi, for one. Yung iba, iba ginagawa. Pero yung iba daw, anong gagawin? Puputol ng ang puno. At sabi dyan, didekorasyonan. Kaya sabi sa inyo ako, yung iba, kaya kahit yung mga kaibigan natin, nag-Christmas sila, hindi daw ito Christmas tree. In a way, tama. In a way, mali din eh. Kasi pag tinignan mo talaga ito, parang Christmas tree. Puno. Tapos, yung puno, dinikorasyonan. At, talagang sa history ng sa Europe, talagang ginagawa nila literal. So, anong gusto mo mangyari? Hindi mo nakita yung correlation doon. Andun may correlation siya sa practice ng mga pagano. Amen? Ngayon, in a way, totoo rin na pagano to. As in, hindi lang binanggit ng specific, pero sabi naman ng iba, which is tama din. Pagkatapos putuli ng puno, gagawing idol. As in, kokote yan. But still, I believe parehong ano yun. Parehong tawag dito, acceptable. Pero ito yung ano, kung yung mabilisang basa lang, parang Christmas din talaga. So, dedekorasyonan, papakuan, na hindi makagalaw. There are uprights as a palm tree. Oh. So, tree pa rin. But speak not. They must needs be born because they cannot go. Be not afraid of them. They cannot do evil. Neither also it is in them to do good. Yun. So, kinukumpalang ngayon yung mga Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos hindi ganyan. Amen? Kaya sabi dito, silver spread into places brought. Kung ano man yan, may sabi dyan yun, dinadamitan nila. So, idol talaga yan eh. Sabi dito, ano yung comparison? Pero ang Panginoon, ang tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos, at ang walang hanggang hari, at his rod the earth tremble. Ibig sabihin, ibang hari, kahit galit na, wala nang magawa. Diba? Nakita mo yung ganun? Kahit yung magulang nyo minsan, pinapasunod kayo, ayaw nyo sumunod. Walang magawa, di ba? Pero huwag nyo gagawin yun, ha? Pero kahit mga hari, parang si Duterte naman naalala ko, di ba? Papatay lahat ng mga drug addict. Six months. Galit na ako. Ano nangyari? Wala. So yung mga hari po, ganyan, pag nagdadabog na yan, di ba? Ganyan kasi yung mga hari. Gusto nilang mangyari. Dapat mangyari. Gusto nilang mangyari. Pero bandang uli, wala rin nangyayari. Pero pag ang Diyos na nagalit, ano? Pati earth, sabi dyan, lumilindol pag ang Diyos na nagalit. Kaya ibig sabihin, kinukumpara natin yung idol, walang kwenta, ang Diyos, lahat magagawa niya. So, kaya balik tayo doon sa ating text ngayon. Sabi dyan, kaya ang ganda nung ginawa ng mga Tesalado, logical naman eh, ba't ka naman sasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero still, nabanggit natin kanina, malakas ang hatak ng mga yan, kaya panalangin natin yung ano ni, ano, di ba, alam ko, ganun yun eh, di ba? So, panalangin natin kasi may mga ganyan, may kilala akong ganyan, ang hirap, pag pinag-usapan ng religion, wag nga ng religion, kasi pipilit pa yan, pati rosary, pipilit, di ba? Alam mo, tiwala ka ba talaga? Hindi, huwag mag-usapan, basta. Banggitin mo, Mary, basta si Mary, ganyan. Hindi ka na mapakinggan nun. Hindi na makikinig sa reason yun. Basta kami, Katoliko, ganyan. Ano man yun, iba, Mormon. Kaninang sinolving ko, buti, bata pa kasi, kaya nakinig eh. Pero ang tanong niya, ano bang talagang pangalan ng church? Iglesia ba ni Manalo? Iglesia ni, ng Diyos? Diba? Sinagot ko naman yun, diba? So sana, naligtas naman, pero sana, nakikinig doon kay Soriano eh. So yan, so yun ang doon tayo po nagagalak si Paul, sinasabi niya dito, nagagalak siya nung nakita niya
na malakas yung hatak ng kalaban ng idols, pero nakita niya naligtas yung mga tao, at pagkatapos maligtas, iniwanan talaga. Amen? Amen. Yung gawain ng kalaban, ayaw ko na dyan. Parang yung kanilang kwento nung nakakinig ko last time. Ngayon nga, yun sa amin kasi sa Diadem dati, may mga ganon. So alam natin, di totoo yung Pasko na yan. Pero pag Pasko, maraming kita doon. Kaya magbebenta muna. Ayun, ano, sa palaspas. Isapan namin. Hindi mo na ako good choice. Magbenta ako ng palaspas, saka ng puto bumbong eh. So, sinuportahan mo pa yung ano. Amen? Pero mahirap sa umpisa kasi pinagkakitaan eh. Kaso, sa pambira, sa itong mga Tesalonica, iniiwan nila yun. At naglingkod sila, katulad sila yung sabi sa Jeremiah 10, doon sa tunay at buhay na Diyos, kinokontrast yun natin. Kaya ito madalas, ginagamit natin yan, buhay at totoong Diyos. Anong kabaligtaran ng buhay? Patay. Anong kabaligtaran ng totoo? Peke. Yan po yung mga idol nila. At kahinaan po ng Katolik dyan, tsaka ng iba pa, pero... Ganon din tayo ngayon pag nakita ko sa inyo, iba sa inyo, alam nyo na, lagi siya sabi ko na, naging professional na itong mga to. Ano na, si pastor na inuutusan, dalas yun, ganon, si pastor, ganon reklamo niya eh. Pinagpala lang, oh, ganito ha, church, ito yung direction natin, eh bakit ganyan? Doon lang nag-umpisa nung pinagpala, baliktad. Ngayon, yung pastor, wala, may mga bagay din naman hindi namin kailangan pang himasukan sa inyo, amen? Eh sana hindi kayo magbago ang ano nyo, ang sundan nyo. Siyempre, yung lingkod ng Diyos, tsaka ang Diyos. Ngayon, kung direksyon natin yan, wala namang masama, ginagawa natin dito, huwag naman sana ang idol nyo kasi yung profession nyo, ganyan. Amen? Kasi magaling kayo. Nako, dami nang nagmalaki sa gawain ng Diyos. Lahat yung sabi, kung magkasakit ka, mawala yan, ganyan-ganyan. Di doble-doble yung ano mo ngayon. Tawag dyan. Pagsisisi. Amen? Lagi ka nakatoon doon, ang buhay na Diyos. Ngayon, iba naman, ginagawa yung Diyos, inuutusan din. Lord, i-approve mo tong plano ko, ah, Lord. Ah, ako ay mag-abroad, kahit ako ay feeling ko, hindi mo magpapalain, pero sabi kasi ng ganyan, kahit mapapabayaan ko yung ministry, kahit mapapabayaan ko pamilya ko, Lord, pagpalain mo! Ang galing, no? Inutusan mo niya. Bakit magtatanong ka lang? Ito ba yung kalooban mo, Lord? As in, kasi buhay ang Diyos, ibig sabihin, hindi siya tipong parang papaandaran mo lang. Hindi niya ba yun? Subukan mong gawin sa iyo ng anak mo. Baligtas sa halip na ikaw ay tanungin. Ano? Sa halip na tanungin ka, hindi ka na tinanong, binaliwala ka. Yeah, parang hindi ka buhay, parang kang dinaanan lang. Matay! Oh. Oh, ito, mag-asawa na ako. Ah. Attend ka na lang. Hindi ka tinanong. Ngayon, minsan kasi, pagkakasala din ng magulang. Pero, hindi natin gustong para tayong tinutukoy tayong patay. Amen? Amen? Ang Diyos lalo na. Kaya dapat, andun yung takot natin sa Kanya rin. Amen? Kasi pag hindi mo siya tinakatakutan, parang eh, wala kang magagawa eh. Oo, ano? Gawin ko to ha. Magpalain mo rin ako, parang inuutusan mo lang siya. Alam ko, ito sinabi mo sa Bible, pero ano man yun, fill in the blanks. Hindi ganun ang Diyos. Amen? So dapat, may tapo tayo sa Kanya, alam natin yun. And then, so nabasok lang dito, pero yun ang gusto kong i-focus talaga. Yung contrast ng living, saka patay, ng true, ng peke. Ano masabing tunay na Diyos siya? Nasa Bible. At nag-agree sa Bible at saka si reality. To wait for His Son from heaven, whom He had raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So, again, first chapter pa lang to, pero andun again yung focus kay Jesus, of course, at saka sa Diyos. Maintindihan natin, makapangyarihan ng Diyos. Siya ang ating paglingkuran. Ano yung sabi ng maglingkod? Ah, mag-church ako. Isa yun. So, paglingkod po talaga, pansinin niyo yung mga magaling maglingkod, yung mga trabador, kompleto yan. Plano, execution, magaling. Ganun po ang maglingkod. Amen? Ah, maglinis ka ng building. Okay.
ay, nalinis no ba? May nalinis dito, mayroon ditong hindi, mayroon ditong lalo dumumi, may nasira pa dito. Magaling ka ba maglilingkod nun? Eh, nakasira ka pa. Imagine mo, kunwari, oh, linisin mo to, Stephen, ha? Oh, sige po. Medyo luminis, pero nasira yung aircon, kunwari, ganun. Hindi. Isang ganun yung iba, eh. Karamihan ng mga post-teacher, ganun. Gagawa ng para sa Diyos, tas nakasira pa, kasi nga, iba yung nasa isip, iba yung kanilang ano. And lastly, sabi dyan, isa sa mga naglilingkod talaga sa Diyos, ang ginagawa natin, ang inatag dito, ang lagi natin nilook forward is, ito, hindi umaman tayo, hindi ganun. Ang nasa utak talaga natin is, maglingkod sa Panginoon, sa buhay at tunay na Diyos, and to wait for His Son from heaven. Ang sabi ng wait, ganyan na lang matulog. Ganyan ba nag-wait? Sa Bible, ang context lagi na nag-wait, ibig sabihin, ginagawa mo yung pinapagawa sa iyo habang naghihintay ka at yung pangako niya hindi pa natutupad. Amen? Ganun yung mga kayo, mga ladies ka natin. Sinabi na maghintay. Ganun din, young men. Maghintay kayo ha, magkakaroon kayo sa awa. Pero maghintay lang kayo, maglingkod. Diba? Eh doon, may nakabalitaan na naman kami doon. Wala, hindi nakapaghintay. Parang walang tiwala sa Diyos. Nabibigyan sila na, parang tagal na eh. Ano mang ginagawa mo? Yun ang tanong. Kasi yung papangasawa, blessing na todo yan. Napagandang blessing yan. Ano inaasawa mo sa Diyos? Parang may utang na lubas sa iyo. Ganon. Mag-pray mo lang. Maghintay ka lang. Amen? Amen. At yun nga, tigil-tigil lang muna rin yung mga pinakapanood mo mga ano man yung love ano na yan. Diyan ka maisira eh. Kasi yung mga fan, mag-follow ka pa dun sa mga ngayon. Dati, channel lang. Ngayon, mga page na, di ba? Yung mga quotation na pag-finalo, eh, nakakatawa to, ipa-follow kayo. Tsuk, lagi nung lalabas ngayon, puro na nasa utak mo ngayon, kung ano nakikita mo sa feed mo, di ba? Yung mga, ano ba yun? Kaya ako single, kasi takot ako masaktan. Yung mga ganun. Ay, nakarelate, eh, share ko din. Kaya yung utak mo ngayon, puro ganun na. Puro jowa-jowa. Eh, puro mali naman, sablay naman. Eh, tayo pwede tayo mag-usap dito ng maraming ganyan. Responsibly, amen? So, in a responsible manner. So, kaya ang hihintayin mo ngayon, di mo alam kung mag-aasawa ka pa, di mo alam kung magkakaanak ka pa, pero sigurado, sabi sa Bible, darating ang Panginoon. O, darating siya, hinihintay mo ba siya? Kung di ka naglilingkod, eh, anong klaseng paghihintay yan? Naghihintay mo, hintay lang. Hindi maglingkod ka habang naghihintay. Amen? Kasi, ano yung pangako niya? My reward is with me. To give to every man according to his work shall be. Yun ang sabi niya. O, anong gagawin mo ngayon? At darating ang Panginoon, magre-reward siya, magsisipag ako. Amen? Nakita niyo na? Hindi, ganun po yun. Naghihintay ka, pero naglilingkod ka at maayos. Kasi darating nga siya eh. Parang ano mo, nanay mo. E, kung stricto yan, magsain ka ng maayos ha. Siyempre, gusto ko, nasa time, maayos na, nakasain na. Pag hindi, yari ka sa akin. Ah, ganyan, di ba? Nakakain na lang tayo. Pagdating, wala pa, patay ka na. Ganon din ang Panginoon, darating siya eh. Kung hindi ka handa, hindi ka naglingkod, patay ka. So, nabanggit lang dito yung mga common, of course, pero hindi po nag-asawa ang Bible dyan kasi nga, importante yan, malaman natin ang Panginoon, siya ay darating, siya ang binuhay sa mga patay. Importante yan, hindi po yan something na ano lang, patay na siya, binuhay siya. Kakaiba yun. Ngayon tayo, bubuhayin din tayo, pero hindi katulad niya. Una, nauna siya kasi. At nilinaw po dyan, yan si Jesus, siya naman ay, which delivered us from the wrath to come. So, delivered equals saved. Yan po yun. Niligtas niya tayo. Are you saved? Yes. So ngayon, pag naalala mo lagi si Jesus, dapat ganun, andun yung paggalang mo. Niligtas ka niya eh. Delivered from the wrath to come. Amen? Amen. Matindi ba yung Thessalonians, especially sa aral din. Yung iba, again, kasi balikan lang natin. Kaya sana maglingkod po tayo. Alamin natin yung tao maglilingkod. Tuloy lang. Nag-expect tayo ng magpapala. So, let's pray. Maganda, salamat sa inyong mga salita again sa aming pagsimula. First Thessalonians, ito namin yung character ng church na ito, Panginoon. Magaling sila sa ibang bagay, masipag, Panginoon. Nawa, yung maging pattern namin sa aming sa living church, sa ministry, Panginoon, maging masipag din. Later, tuturuan sa ilang mga matinding doktrina dito, nawa, makarelate kami, Panginoon. Katulad din nila, kami po'y kailangan turuan. At salamat ang yung provision sa kanila.
at yung tagapagturo nila sa panahon namin ngayon, nandito pa rin naman. So nawa ay kami maging dapat Panginoon sa mga biyaya, mas special na bagay. Nakita namin na kakaiba kayo at actually opposite kayo sa mga sinasamba ng mga pagano dito, Lord, mga nagpapanggap lang, but actually ay sila po'y daladala na ng mga kasinungalingan, ng kanilang mga idol, whether it be literal idols or pera or fame, ano naman yung idol nila ngayon, especially iba naman, church nila, tagapagturo, I pray na kailangan aming sundan, i-follow Panginoon, paglingkod at Panginoon, katulad ng mga Saranaikans. So, yun lang po, kayo mga lulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.